pang tumatagal ang tournament. Ano nga ba ang ma-expect natin in the early game of this matchup? Well, for the early game, mas maganda dito yung lineup ng side actually ng Smart Omega because of the Farsa. At habang nga iniintay natin ang ating early game, abangan nyo din ang ating Smart Power Prediction dahil at some point in the game, anytime yan, may lalabas na poll at meron kayo until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag Power of Smart. One lucky person who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Kaya tandaan nyo, MPL International. Oo, tapos sa sobrang lawak nga ng Manjin Multiverse ay pati siya gumawa na ng sarili niyang character, si Hajin ba yun? At saka si Manjin Cutie. Manjin Cutie. Napakadami, napakadaming multiverse. Pero ito, speaking of, napakadami, madaming pwede nga ma-counter din ng RSG in terms of crowd control with the Purifies. Knowing na nakakupra ang side ng Omega. Pero kung titignan natin na talaga magiging kahaba itong game na to. Banda ng hook mula dito kay Light at si Kelrai, makakaramdam talaga. Kalahati kaagad buhay niya, nagamit na rin yung flicker doon. Mukhang worth it naman for RSG kasi mapupok nila si Kelra, pero on the way kagad si Miko, backup kagad. Flicker para sa lakad, no? May worth it yung damage na naibigay nila, pero parang nakakagulat na walang ginastos na flicker si Kelra at hindi alam niya, kalkulado niya yung damage ng carry. Yun yung kinagandahan doon kasi hindi din siya napauwi. So, hindi pa rin siya madedelay dito in terms of the gold. And ganda ng rotation ng dalawang teams natin actually. Ito na yung babalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Napaka-importante para sa dalawang teams natin yung mga gold laners. Kaya yung pressure, lahat nandun sa may top lane. At kung titignan din naman natin itong ating XP lane, sadyang hindi talaga magkakapatayan tong mga tono. Dahil alam naman natin na Edith versus Esmeralda. Kung bibigyan nga lamang sila ng choice, siguro nandun na sila sa likod ng tori ng isa't isa, no? Hindi natin masasabing makabagong Uranus Esmeralda to, pero medyo ganun din, makunat din tong kay Edith ni Luis. At talaga namang mahihirapan din dito mag-penetrate yung RSG. Kaya naman yung ikot din nila, hindi masyadong ino-all-in. Pero alam mo na pumipwesto na yung dalawang kuponan doon sa upcoming na turtle. At makikita na rin natin na magro-roam ang ating mga post 4 para makakuha ng level 4. Napaka-importante ng mga ultimates para sa unang turtle na yon. Pero mukhang mauuna si H2 around that area. Hihilain na nga dito. Pero sa bandang mid lane, si Light! Si Light ata mapapantom execute at kuha nga talaga. First blood para sa Barangay Omega. Yung pull dito ni H2O, kasama niya naman yung tatlo, pero falling star. Wow! Tatlo din ang tatamaan, pero andito ooh naman yung follow-up. Ang makakasecure ng third level lang iba, kundi si Ryzen. Follow-up pa ng Feathered Airstrike, pero makunats pa rin talaga ang mananay doon sa pit na yon. Pero nakita tayo dito ng palitan, hindi pumayag yung RSG na basta-basta lang kumuha yung barangay. Good call para sa side ng Smart Omega kasi diba yung rotation ngayon, talaga nagpapa-level 4 yung tank pagdating doon sa may mid lane. So sabi nila, abangan natin si Light, huwag natin antayin na mag-level 4, salubungin na natin agad. Kaya 3 players agad nandun sa may mid lane at dahil doon, hindi nakapuesto agad ang RSG pagdating doon sa may total objective. Kaya naman lamang sila in terms of gold. Napakaganda ng Falling Star Moon na ginawa ng Esmeralda doon. Mm-hmm. Pero nakakagulat na kahit ang ganda na ng puesto sana ni H2 ay talagang yung mobility ng isang tank silot, makalapit lang at makaretry. Ito na talaga yung value ng isang tank Lancelot ngayon, no? Ito talaga ang kagandahan, pero may hope. Ayun o! Tapos pantong execution lang ay makakancel dahil lamang doon na sa kagat ni Light. At huling-huli niya talaga yung isa. Tapos may lead the wonder pa. Alam mo na dahil doon, mapupunta na sa RSG Slate Philippines yung kalamangan. Imposibleng makadash kung kinakain ka na ng isang Franco. At 2-2 na ang ating kill score pero merong almost 1k gold lead ang RSG Slate. Uy! Uy! Munti ka na pero alam ni Light na nandun na si Kelra actually. Pero nandun naman si Miko if ever na magkaroon ng retaliation para sa kanilang side. So parang nangyayari dito is nag-juggle lang yung ating gold lead between our teams. Kung sino magkamali, yun na talaga. Pero bottom lane. Oh, yun okay. Muntikan na magkaroon ng solo kill doon pero nag-expire ang Primal Wrath ni Edith. Not could have been a kill pero alam naman natin na may timer din kasi ang damage per second ng isang Edith, especially after that ultimate. Pero mukhang may nagbabadyang malaking teamfight dito. Both teams have the Feathered Airstrike para sa ating upcoming turtle. Alam mo, maingat lang talaga yung dalawang teams natin ngayon at nandun yung respeto nila between each other in terms of the damage na pwede nilang dalhin. Still RSG on the lead in terms of gold, pero ito na ang pinaka-importante sa lahat dahil nakapwesto na rin ang Omega and even RSG dito sa ating turtle objective.
makapigil hindi nga talaga yung mga hooks ni Light Muntikan na si Luis doon. Pero nangangalahati na ang buhay ng turtle. Nagse-stretching na rin si Migo Boy. Hindi niya mahuli yung isa, pero si H2O mayayakap dito. Agawan pa rin ang mangyayari, pero makukuha dito ni Ryzen. Yung Feathered Airstrike hindi naman gaano magagamit, pero hahabol naman dito sila sa isa. Pero Luis will stay alive and Smart Omega ang mananaig sa exchange na yon. Dalawang pagong na ang na-secure ng Omega. Iba ang Thorn Rose Retry na galawa ng isang Tanxelot, and mukhang nakakalamang siya sa Fredrin ngayon. Oh, tsaka hindi din talaga siya natatarget ni Light, kasi parang kay Light dito, unahin ko ba si Storm or unahin ko si Ryzen para lang ma-secure objective. But speaking of objectives, napaganda ng kalamangan dito ni Kelra. Or actually, lamang pala ng CCM in terms of the gold. Although, very different kasi yung pinaka una mong bubuin. More on a BOD para dito sa isang Beatrix, and more on attack speed naman for Akari. And so far, Omega ang humahabol dito sa RC Slate Philippines. Patagal pa naman sunod, ang sunod nating objective fight. Pero mukhang may binabalak sila dito sa bandang baba. At naaamoy ni Light, no? Oh, alam niya eh. Merong ano eh, parang may sense si Light doon sa mga, yung mga pwestuhan sa mga damuhan. Alam niya kung saan niya gagamitin yung iron hook niya pang check. And maraming moments na puro kamuntikan ng tumama. And yun yung pinaka-crucial pag may Franco eh. Pero ngayon, ang nangyayari, sobrang surprising. Kasi Omega nakasecure ng dalawang pagong. Pero bakit nasa RSG Slate Philippines yung kalamangan? More on din talaga yung pagpaplato kanina sa my laning. Kasi kita natin, di ba, hindi naman namatay si Kelra. Pero may hundreds na kalamangan para dito kay Eman in terms of the gold. Pero yung kagandaan dito para sa ating dalawang gold gainers, hindi pa rin talaga sila na. Kaya sinasabi natin meron ng Blade of Despair. Pero wait lang, Miko! Bigla siyang tumalon, stretching lang na bahagya, pero kinagat na yung isa. Ryzen makakatakas pa nga ba? Puncture out! Maraming nagamit yung RSG Slate doon sa ginawa nila. So, for sure, yung Omega, pwede sila mag-decide na mag-turtle kagad. Tapos parang hindi nabawasan si Ryzen kasi naka-guardian hell na. Ang bilis, no? Tanxelot. Yan ang kapangyarihan ng Tanxelot ngayon. Bukod sa napakahirap mong hulihin, napakakunat mo na rin, i-re-regen mo din lang kung ano ang binawa sa'yo after mong maka-out. At ito na nga ang tatlong, ang pangatlong pagong para sa laban na to. At mukhang si Ryzen pa ang mauunang jungler. May purple buff pa para sa side ng RC Slate, pero mukhang isiskip na niya yun. Kaagawan dito sa pagong H2. Makukuha na nga ba? Pero turtle, eh makukuha pa rin ni Ryzen. 3 out of 3 para sa barangay. Hindi man lang binigay kahit isa. Mainit ang retry ngayon ni Idol Ryzen. Oh, new hero unlock para sa mga retry gods. It's the Tanxelot para dito sa Smart Omega. Pero sa may bottom lane, ito yung ginagawa naman ngayon na Omega. Actually, kung mapansin nyo, dun sa may turtle objective kanina, dalawang players lang ng Smart Omega nandun sa may pwesto. Tapos, ang ginawa ni Storm, nag-clear na agad siya ng minion wave dun sa may middle lane kasi hindi na nila kailangan ng added damage. Ganun kataas yung kanilang tiwala na mare-retry ng Tanxelot. Ah? Yung turtle objective. Wait, middle lane. Ooh, ang gandang takas mula kay H2O. Pero may Feathered Airstrike naman si Storm. Haatras lang din yung RSG Slate Philippines. Ang ganda nung thought ni Miko na humuli sana siya. Pero ang bilis din ng kamay dito ni H2O para makatakas. Uy! Grabe naman yun! Na-predict yung talon dito ni Miko at mukhang makataka siya ni Light. Tapos may follow-up din naman doon sa kabila. Exhort dito, mapapatumba. Hahabol nga ba sila? Pero si Ryzen maaaring maipit. Uy, may thought, may huli. Pero tawid lang din naman. Nuts! Si Nuts na ang nakaabang. Falling Star Moon dito sa mukha. Pero hindi niya na matatamaan pa dahil doon sa Thorn Rose na gagawin. At si Luis, tahimik lang na nagpo-push. Paano mo mapipredict yun? Na biglang may babagsak na Kofra, tapos bigla mong nahila, fishing is real. Oo, para kakaiba yung ginagawa dito ni Light. Pero again, for Smart Omega dito, iba din yung prediction na kanilang ginawa. Even for Storm, inabangan nyo na mayroong player doon. Pero top lane, hindi, makunat talaga to eh. Paano sila magkakapatayan dito? Pero may passive pa naman si Luis. Pwede silang maglaban ngayon na kung gusto nila. Pero bila XP laner sa XP laner, alam nilang walang mangyayari. Oo, mamaya na lang tayo magkita. Isipin mo, dalawa katapat ni Nats, hindi siya natatakot. Parang nagtithank you pa siya kasi may nanakawan siya. Bababa pa! Nag-falling Star Moon pa sa mukha. Hindi talaga natatakot. Literal na makunats ang galawan niya dito. Pero si Ryzen maaaring mahuli. Pero hindi naman magde-decide yung RSG Slate na ituloy na yung plano nila. Pero yung Lord magiging up na. Agawan na naman ang mangyayari for sure. Para sa debut pick ng isang Esmeralda, parang hindi nang hina. Parang nararamdaman na rin natin yung lakas at nararamdaman natin yung experience na meron si Nats gamit ang hero na to. Pero ito na ang simula ng totoong laro.
ang unang Lord Dance ng laban na to. 3-3 kill score, hindi nagmamatter. Ang gold lead, ang nagmamatter dito ay kung sino ang unang makakakuha ng gold swing via this Lord. Tsaka kung sino yung unang makakaroon ng set. But speaking of set, ang pinaka-importante na makuha ng side ng Smart Omega is gonna be Exhort. Kasi yung added damage na rin dito as compared to the other players of a Smart Omega is really important. But most likely, kailangan din ng trades actually for RSG muna bago pumuesto dito sa ating Lord Objective. Kasi matagal ba ito eh? Pinag-usama natin kanina, gusto ba natin na bugbugan talaga or Lord Dance kung Lord Dance? Matagal ata ito eh. Mukhang matagal sa antay kasi nagsimula tayo 9 minutes. Inurasa ko na, 9:05 ay nagsimula tayo sa Lord Dance na to at mag-iisang minuto na tayo. Pero si H2! Nakamali ata nung tinawiran at nakabang naman si Kilra pero si Exhort ay nadamay pa. Dalawang tutumba mula sa RSG Slate. Omega! Sila ngayon ang may hawak ng kalamangan para kontrolin tong Lord na to. Pwede nilang i-burst ang Lord. Ang unang Lord ng laban na to. At wala si H2. 10 seconds para sa post 4 at pati na rin sa jungler. Sapat nga ba ang oras na to? Napakasakto nila na para sa kanila and kailangan i-capitalize to ng Smart Omega. But by the way, gusto ko lang sabihin na grabe silang gumamit nung bush. Ayan yung area kung nasan sila Ryzen, sila Miko. Kasi second time na napigilan yung objective taken ng RSG because of that. At sumakto naman, the good standard. We have a Kelda, 11th overall total kills in MPL history and kitang-kita naman natin with a 201 KDA for this game. 2.2K gold lead for Smart Omega as well. Ito na nga yung pinag-uusapan natin gold lead kanina. Omega ngayon, nasa kanila ang bola. Pwede nilang i-push ang Lord na to. Pero kadalasan kapag level 1 Lord, no, maliban na lang tayo makakita ng game na natatapos sa unang Lord. Oo, talagang hindi pa ganun kakunat eh. Hindi na-utilize ng teams gaano. Not unless talaga makakuha sila ng kills dito and even kasi yung death timers, hindi ganun katagal. So, kaya pa rin nila mabuhay. Pero may conceal play. Feathered Air Strike, nakaabang! Sniper! Mula sa gold standard! Tatamaan dito si Eman ng ligaw na bala! Grabe naman yun, boss! Feathered Air Strike, tapos biglang, ito yung tipo na alam mong hindi na niya inantay. Umaalog-alog pa yung skill shot, binato na niya, tapos sakto pa, gitna ng ulo. Ramdam na ramdam, aware talaga siya dun sa kanyang damage output. Again, meron na rin kasing Malefic Roar, so 35% physical penetration, sakto. Meron tatlong frontliners for RSG, kaya naging ganun din yung item path or item build for Kelda here on this game. Maganda din na meron pang vision and added na burst damage from Smart Omega. But for RSG, inaantay nila ngayon perfect setup or anyone na pwede makagat dito ni Light. Tapos ang masama pa nun, yung gold laner pa yung nahanap to. Ganun kaasintado ang sniper ni Kelra. That trainer's apathy is very crucial sa kanilang pag-push dito sa mid-day ngayon. Feather Air Strike once again. Ooh. Si Miko ay nag-aabang ng setup pero kinansin muna ang stretching. Mukhang Tore muna ang kalaban ng barangay. Ooh. Napakasakit at napakabilis. Ngayon lang ako nakakita ng sniper na quick throw. Dumiretso eh, no? Palit basic attack agad kasi Tore lang naman talaga yung goal eh. Ito din ang goal ni Kelda. Nag-build pa siya lalo ng heptasis. Di ba masakit na kanina? Mas masakit pa ngayon kasi meron pang percentage na more arm, more penetration aside from the physical penetration. Kaya ganun kasakit as compared to, doon sa naging damage niya kay H2. Miko stretching, finds nobody, pero mukhang si Exhort ay makakapasok. Feathered Air Strike, nakapasok pero na-stun si Nats, delikado. Pero yan na nga, taunt sa dalawa, Feathered Air Strike, ayan na! Kaso nga lang makakatakas lang din yung barangay sa sitwasyong yun. Na-cancel yung Phantom Execution, pero appraisers naman! Huli niya yung dalawa, pero makunat-kunat pa. Conceal play, counter go mula sa barangay at si Kelda nagwawala. Yung hook ko connecta, pero siya rin ang magiging kapalit. Naiwan ang ilaw sa may bandang Gedli. In RSG Slate, kailangan dumepensa. Apat laban sa lima. Itutuloy pa ata ng barangay doon sa may bandang itaas. Pero medyo delikado na to dahil may lalabas na rin na Luminous Lord. Better option for Smart Omega to secure the Lord since sa 6K gold naman sila. At nakikita kasi natin na pumasok na si Nat from time to time. Sige po, pasok. Kamuti ka na si Storm. So dahil walang buhay dito at wala ding Feathered Air Strike ang side ng Smart Omega, pwedeng ipilit ng RSG for a contest. Pero meron niya akong depensa na gagawin. Okay, hindi na-reveal. Hindi na nila tinuloy. Pero kukontest pa sana talaga yung RSG Slate Philippines. Pero the moment na na-secure, ang call nila out na rin. Kailangan nilang dumepensa kasi butas yung dalawang lanes nila dito, mid lane and bottom lane.
medyo risky rin kasi na pumalag dito sa teamfight na to, knowing na ang laki ng lead na meron ng barangay. Gusto ko rin yung nakita nating disiplina mula kay Miko, no? Mm. Yung tipo na may angulo na sana for a two-man combo routine, na yung tipo na yayakapin mo na lang yung dalawa, pero hindi na niya tinuloy dahil medyo sure naman na rin pala yung Lord nila. Masinsino na makikipag-usap sa sarili na hindi muna tayo magse-set up ng play. Kasi naka-stretch na siya eh. Ready na siya actually para pumasok doon, pero wag na lang kasi again, na nakasira naman sila na inhibitor turret. Mag-flow din yung minion wave if ever. But for RSG here, kailangan makuha ni Exhort. Wala siyang IMU ng Feather Esek. Very important yung Feather Esek para makapag-clear ng minion wave. At iba ang naging movement ng Smart Omega. So may top lane sila dadaan. May flicker si Miko. Importante makita kung saan nga ba magmumula ang setup. Pero si Natsay nasusunog na agad. Pero may umikot. Feather Esek Ryzen doon sa likod. Si Gelro pala talaga yung target nila. Mukhang mamapatumba pero hindi! Gelro will stay alive! Umikot na yung RSG Slate pero hindi pa rin sila nagtagumpay at dalawa na lang de-depensa. Make that one. Eman na lang ang tatayo pero wala siyang magagawa dahil ang game one ay mapupunta sa Barangay Omega. Perfect game para sa Gold Standard. 6-0-2 para sa Beatrix na yon. At nakita natin na muntikan pa mamatay doon sa bandang dulo. Pero ilang beses na nating nakitang 100 HP, 10 HP o yung